Update po tayo sa eroplano sa Afghanistan na kinapitan ng mga sibilyang gustong tumakas kasunod ng Taliban takeover. May natagpuan pong bangkay sa wheel well o bandang gulong na pang-landing ng C-17 plane. Yan po yung video, no? Balikan natin yung lumabas nitong Lunes. Ganyan po kadesperado na sumakay ang mga sibilyan kahit sarado na yung eroplano at pa-take off na. Sabi ng US Air Force, agad na umalis ang C-17 crew para na rin sa kanilang seguridad. Iniimbestigahan na raw nila ang pagkamatay ng ilang sibilyan, kabilang na ang mga nahulog mula sa lumilipad na eroplano. Matapos naman ang 10 taon, balik Afghanistan na ang isa sa mga leader ng Taliban na si Mullah Abdul Ghani Baradar. Sabi ng Taliban sa isang press conference, gusto nila ng kapayapaan at ng isang inclusive na gobyerno. Irerespeto rin daw ng Taliban ang karapatan ng mga kababaihan, hindi gaya noong una nilang pamunuan ang Afghanistan noong 1996. Yung hindi patas na pagtrato sa mga babae roon, naobserbahan din ng ating kapusong si Jessica Soho nang mag-cover siya roon noong 2002. Bukod sa ipinagbawal ng Taliban na magpakita ang mga babae roon ng kahit anong bahagi ng kanilang katawan, wala ring makikitang mga batang babaeng pumapasok sa eskwela at mga babaeng nagtatrabaho. Saksi rin siya sa mga panganib. Tulad ng masabugan ang isang deminer na nagtatanggal ng landmine di kalayuan sa kanilang pwesto. Kasunod niya, nasabugan din ng bomba ang ambulansyang may dala sa labi ng deminer. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.